So guys, dito na tayo ngayon sa bahay ni Miss Ai de las Alas. Let's go. The family pictures. Hello there. Hello. Kumusta? So galing ka ng US kanina? Oo, kararating mo na ngayon? Para matin ng graduation. Galing naman. Nag-land ako 11 a.m. Oo. Asyana ako eh. Oo. So walang jet lag ngayon? Meron kanina pero wala na ngayon kasi umaga na eh. Ah, okay. Kaya sige. Umaga na ganun anak sa graduation. Nawaan na yung ulo ko. Antok na antok. Guys, kasama na natin ang Queen of Comedy, Miss Ai de las Alas. Hello. Magandang gabi po, hapon, umaga sa inyo lahat. And Mr. Bubble. Napaka-formal naman. Use na lang. Welcome to my YouTube channel. Thank you. Naku, dami mong followers. Oy, thank you. Bongga thank ka. You. Sana naman eh, marami manood itong vlog natin na to. And sana, I'm sure. Sana, para makaintindi sila. Sa dami na mga fans ni Ai. Maraming manood. May hugot eh, no? Oo nga eh. Meron agad. Para maintindihan nila. Uy, kararating mo lang galing sa US kanina. Oo nga eh. Grabe. Naku, nakakalilig. Thank you, pinagbigyan mo kami. Siyempre naman. Oh. Madami kang followers. Pagkunti pala hindi. Ay, ganon. Galing ka sa graduation ng anak mo. Oo, congrats ha. Thank congrats you so much. Oh. And ayun, nakagraduate ng aking anak ng elementary. Mm-hmm. Grade 7 na siya next year. So you're based in the US na? Yes, in San Francisco. So kapag may mga special occasions o shooting, tapings, gano'n ka? Balik. Mahirap naman? Mahirap talaga. Oh. Kasi ang nangyari kasi sa akin, since 2015, immigrant na ako. Pero kasi hindi ako nakauwi ng pandemic ng 2 years. So ang bilang ng accumulation ko ng stay sa Amerika is from the top. Uh-huh. So dapat 5 years ka lang na state or 4. Uh-huh. So ako, balik ako sa, from the top ang bilang. 2021 ako ulit nagstay sa Amerika. Oo. Kasi pinitisyon ka doon. Kaya hindi, ako pinitisyon ka sarili ko. Pwede pala yun. Extraordinary ability. Oo. Oh my gosh, pwede yun ha. Uh-oh. Extraordinary ability. Oo. Kaya walang makakakuha na, ikaw, pinitisyon kita, walang ganon. Kasi sarili ko yung nagpitisyon. Gano'ng katagal? Gano'ng katagal yung process? 3 years yung akin dati. Bilis lang. Mm-mm. Tapos kasama mo yung buong family mo? Hindi. Yung family ko kasi, yung sina Sofia, iniwan ko sila doon. So, mas nauna silang naging green card holder sa akin. Oo. Ay, citizen pala yung isa kong anak. Ah, nandun na. Tapos si Gerald? Si Gerald nandun din. Si Gerald ang pinitisyon ko, husband. Naghihintay na lang siya ng green card niya. So, ilan na nasa US? Ikaw, si Gerald, si Gerald, Sofia? Sofia, Nicolo. Yung dalawa nandito, yung panganay si Sancho, tsaka yung bunso nandito sa Philippines. Tapos gaano kadalas ang biyahe mo rito? Gusto ng lawyer, 10 days lang eh. Lipad ulit. Ayaw niya na nagtatagal ako. Para nga makuha ko na yung citizenship. Ah, kasi medyo mahigpit sila pag gano'n, no? Pag matagal ka, nalaman nila nag-work ka rito. Yes. Buti hindi ka na pag-iinitan ng immigration. Hindi naman. Basta wag lang matagal. Pag mga 2 to 3 months na hindi ko na inaalaw. Pinaka-maximum ko is 1 month lang. Kasi pero, tinatanong ka sa immigration. Oo. Kamusta ang buhay mo sa US? Masaya na mahirap din. Pero ngayon naka-adjust na ako nung hirap. Kasi doon, walang driver, walang yaya, ikaw lahat. Pero ngayon, sanay na ako sa buhay Amerika. Oo. Bakit mas pinili mo na mag-work sa Amerika at maging residente ng Amerika kaysa sa Pilipinas? Kasi bilang artista, of course, yun lang naman ang alam ko sa buhay ko mag-artista, di ba? Pero kasi ang artista, pag wala ka ng kinikita or wala kang wala ka namang pension eh. Kahit anong edad mo, pag nag-work ka, after 10 years, may pension ka. Yun yung hinahabol ko. Yung future. Pati education ng mga anak mo, no? Yes, and medical. Medical. Oo, doon, pag nagkasakit ka, lahat libre. Dito, pag nagkasakit ka, minsan, pakipag-away ka pa doon sa medical insurance. Kasi parang, hindi kami accredited ng ospital na yan. Mm-hmm. Hindi kami accredited ng doktor na yan. Doon, walang ganun. Basta may medical insurance ka, sila magbabayad ng hospitalization. Yun. When you decided to leave the Philippines, nasa ABS ka pa doon? Hulo. Wala ka na. Matagal na ako wala sa ABS. 10 years na. 10 years 2015 na ako lumipat sa GMA.
So nasa GMA ka na. Ay, may magte-10 ang next year. Oo. Hindi naman factor yung ano, yung pagkaalis mo sa ABS doon sa pag decision mo na tumira na lang sa Amerika. Hindi. Actually, i-correct ko lang na hindi ako umalis sa ABS. Hindi nila ako ni-renew. Ah, hindi ka ni-renew. Bakit? Hindi ko alam. Siguro, alam ko, pero ayoko na lang sabihin. Baka kasi ito yung panahon na parang ako yung nasisi na hindi kumita yung move na isang movie kasi parang sumabay yung pangbabash sa akin dahil nalaman nila na ang boyfriend ko bata. Parang yun yung dahilan na sinasabi nila na bakit hindi kumita to kasi parang dahil sa'yo. Indirectly, parang yun yung sinasabi nila. And then after that? Then after that, hindi na ni-renew yung contract mo? Hindi na na-renew. Hindi na? Hindi na. So, sa sobrang sakit nga na hindi na na-renew, bala ko noon, hindi na ako mag-artista. Kaya pumunta na rin ako sa Amerika noon. Tapos bumili ako ng bahay doon. Kasi parang ang sakit, parang all those years na ito yung pag-ibig at pagmamahal ko sa trabaho ko at dun sa station. Tapos parang wala lang. Wala ka ng silbi, babu. Parang ganun. Mm-hmm. So, yun. Ayoko nang sana mag-artista, pero binigyan ako ng chance ng GMA. Mm-hmm. Kinuha ako ng Sunday Pinasaya. So there was a period na parang na-depress ka after what happened? Oh, yes. Oo naman. Wow. Siyempre. Ganun naman yun eh. Lalo na pag mahal mo yung trabaho mo, tsaka minahal mo yung pinagtatrabahuhan mo. Mm-hmm. Siyempre masakit yun para sa'yo. Saka dati may bahay ka sa Ayala Heights, di ba? Ano nangyari doon? Ano, nung wala na akong, God is so good talaga, nung wala na akong trabaho, sabi ko kay Lord, Lord, paano na kami? Hindi ako na-renew. Sabi ko, ano mangyayari sa akin? Eh, buhay pa nun ng nanay ko eh. Ako yung, breadwinner. Ano mangyayari sa amin? Tapos after 2 weeks, alam mo yung kapitbahay namin, pumunta sa bahay namin, tinatanong niya, binibenta mo daw itong bahay mo? Pero actually, hindi ko pa naman binibenta. Sabi ko, umuupo na lang ako kasi wala na akong work eh, di ba? So naka-loan to? Parang hinuhulog-hulugan mo, gano'n? Naka-loan. Pero konti na lang. Tapos sabi niya, tingnan ko ha. Tapos tinignan niya. Tapos sabi, babalik ako bukas ha. Sama ko yung wife ko. Sabi ko, sige po. Tapos gano'n. Wala lang, nakatulala lang ako. Tapos nag-iintay. Tapos kinabukasan bumalik siya. Sabi niya, magda-down na ako ha. Sabi niya, nag-down, cash. Nung binigay mo yung presyo, kinagat-agad? Oo, hindi. Nag-ano lang siya, pero konting-konti. Minimal lang yung tawad niya. So doon ako yumaman ulit. pero mixed emotions yan, di ba? Kasi syempre, fruit of your hard labor, di ba? Syempre naman. Tapos papakawalan mo na. Oo, sino ba naman ang may gusto ng ganun? Pero syempre, ganun talaga buhay. Wala na akong trabaho eh. Anong gagawin ko, di ba? Tapos yung perang kinita mo doon sa sa sale ng bahay, anong ginawa mo roon? Ayun, nag-business ako, tapos nagpagawa ako ng bahay ulit, aside from dito, ganun. Tapos, ayun, in 6 years, nawala na din siya, kaka-business ko na flop. Diyos ko, Day, ang dami kong dinaan. Ano pa business na nag-flop sa'yo? Naku, puro restaurant, wala kasi akong dala. Puro restaurant. Puro ganun. Ano natutunan mo dyan? Natutunan ko na kailangan sa isang business parating tutok ka talaga. Talagang parating nandun ka. At saka aralin mo muna yung feasibility nung nung negosyo mo bago ka pumasok. Ako hindi eh, pasok ako ng pasok kasi gusto ko maging Jollibee. Wala na. Jolly na lang. Dapat ginamit mo yung yung face at yung name. Oh, naku, ginamit ko nga. Ay, ginamit mo na rin? Ay sarap. Asian Fusion, lahat ng gano'n. Kaya sabi ko, hindi ko na lang yata gagamitin yung pangalan ko. Baka malas sa mga sa restaurant. Ngayon may Martinez ako online, yung bread ko. Yun lang ang pumatok. Pumatok na, Martinez. Yung pala dapat, yung Martinez, yung totoo kong pangalan. Oh, yung pala. Oo, nung pandemic. So, okay to, ang sales nito. Oo, okay naman siya. Okay siya.
Pagpunta mo ng US, ano yung unang-unang mong trabaho? Nag-Virginia muna kami. Okay. Nagtitinda ako ng pandesal. Nag-ano ako, nagbe-baking. Uh-huh. Oo, kasi yung asawa ko may trabaho. So parang pili ko, ay, housewife muna ako. Ganon yung dating ko. Kaso mahirap din kasi mag-isa lang ako. Mahirap din magmasa ng ano, maglalagay ka pa ng mga ube, cheese, ganyan. Umiiyak ako sa madaling araw kasi ang gabi na ako natutulog tapos maaga ako gigising kasi marami din naman ako orders. In fairness naman, marami ako. Ikaw gumagawa? Ako talaga. Ako mag-isa. Pero kasi dapat may assistant ka doon. Pero mahirap. No? Mahirap pag tinapay talaga. Pag nasa US ka, nakikilala ka ng mga Pilipino, syempre. Syempre. Anong ginagawa niya? Parati ako naka-lipstick, tsaka naka-ano. Basta maganda ako parati kasi pag nagsisimba ako, nakikilala nila ako pag wala na akong mask. Nagpapapicture sila. So, dapat pag lumalabas ako, maganda pa rin ako kahit nag-grocery ako. Ayokong hindi ako masyado maganda. Napakaganda naman. Tinan nyo naman. Ayos na ayos, di ba? Hindi rin. Biglang haggard na haggard nga ako to. So, pagtitinda ng tinapay, yun ang unang-unang mong ginawa. Oo. And then, what's next? Lumipat na kami sa San Francisco. Yun na, naging activity director na ako. Coordinator. And then, na-promote ako, naging activity director na ako. Ng ano? Ng isang facility, Emmanuel Post Acute, ang tawag sa kanya. Na mga Pilipino, ang mga Dimesa family, hello. Uh-huh. Mga Pilipino ang may-ari. Tapos anong ginagawa mo as activity director? As activity director, ikaw ang mag-iisip ng mga activities ng mga elderly. Mga elders. Kung ano. Pero meron din siyang ano, computer. Ikaw yung gagawa ng point click. Mag-a-assess ka rin. I-assess mo yung mga residente yung pumapasok. Mga ganyan. Hindi ba nakakapanibago yun? Na yun ang work mo? Nakakapanibago. Sa Pilipinas, superstar ka eh. Nakakapanibago. Hindi lang yun. Kasi una, hindi naman ako magaling mag-computer. kailangan marunong ka. Nag-aral ka? Tsaka medical. May mga medical terms, may mga pag kinakausap mo yung mga ano, hindi naman ako sanay na gano'n. Kumakausap ako ng mga pamilya o yung mga Thunderbelts. Hindi naman ako sanay na gano'n, di ba? At saka 8 to 5, hindi ako sanay na gumigising ka ng maaga, tapos magka-clock in ka, mga gano'n. Ang artista, wala namang clock in, di ba? Wala, puyatan pa, di ba? Walang oras. Diretso-diretso work. Ano yung feeling mo na ganun ang trabaho mo sa mga elderly? Masaya ako kasi parang ang nakikita ko, parang mga nanay ko sila, ganyan, lola ko sila. Pero minsan, kunyari, siyempre may mga dementia na sila eh, iba na yung ugali nila. Pag minumura ako, parang na-hurt ako ng konti. Minumura ka? Oo, kasi siyempre... Hindi ka kilala eh, di ba? Hindi, tsaka hindi naman nila alam yung ginagawa nila eh. Minumura ka, kaya minsan nananakit sila, minsan yung mga ganon. Hindi naman nila alam yun. So, kami, ako, minsan, ewan ko, siguro may yung compassion ko ba na parang hindi naman ako natutuwa na masakwisa ako, na sinasaktan ako, no? Pero parang naaawa ako sa kanila na, ay, hindi na nila alam ko ano yung ginagawa nila. So. Pero ang layo-layo ng trabaho mo sa Pilipinas. Super malayo, talaga. So why do you do it? Kasi nandun yung asawa ko, eh. Gusto niya sa Amerika, eh. So, ako bilang asawa, susunod na lang din ako. Sacrifice ka. Tsaka kasi, kagaya nga sinabi ko, pag may work ka doon, may pension ka after 10 years. Ayun. Talaga, nag-i-invest ka lang talaga, yes. No? Kamusta naman ang pay diyan sa trabaho mong yan? Medyo malaki. Ayoko na sabihin kasi baka maingit yung iba. No wonder, gusto mo rin. Laki na sweldo. Per hour kasi doon eh. Pero mas malaki sweldo ng asawa ko. Ano ba trabaho niya? Coach siya ng badminton. Okay. Mm-mm, malaki eh. Para din siyang nurse. Malaki yung sweldo nila. Bakit ka nag-resign doon? Kasi nga, nagtayo yung friend ko ng negosyo na kinuha nila ako as COO ng beauty products, which is MCI Aesthetic, sa San Francisco. Okay. Kasi based sila sa East Coast, sa Texas. Tapos ano ka doon, partner ka doon sa business na yun? Partner ako. Ano yun, sa Amerika lang ba yun naka-base or pwedeng dalhin sa Pilipinas yan? Pwede ring dalhin, pero more of na sa Amerika talaga siya. Distributor ako, bali, and COO. Ako yung
Chief Operating Officer. Wow. Wow. Big Filiera. Time to ah. CEO parang di pala naman. Kakausap natin. Parang di naman. Di ko alam ano gagawin ko. CEO. Kailan magsisimula yan? Nagsimula na siya. Nagsimula pero na. Yung meds pa namin is gagawin pa lang. Alright. Babalikan ko lang na konti yung past mo, no? Kasi marami sa mga viewers natin ang mas gusto kang makilala. Paano ka ba nagsimula talaga sa ano sa showbiz? Oo, kasi matagal na rin na walang ganyang interview. Nagsimula po ako as sing along master sa ano music box. And then sa music box, marami dong mga writers, mga artista na pumupunta. So yung mga writers doon naging kaibigan ko. Ngayon yung isa doon si Miles Muñoz and si Dennis Muñoz sa Malangit Nawa. Mga writers yun, yung Edu Manzano. Okay. Eh wala silang guest. Sabi na mag-guest ka nga doon. Parang ha? Ba't parang mag-guest doon? Diyos ko, sino ba ako? Bakit ba ako pinag-guest? Parang show to? Ano, Not So Late Night with Edu. Ah, okay. Oo. Yung talk show. Oo. Eh kasi doon sa ano, lukalukahan lang ako doon sa ano, parati ako naka-costume, ganyan. Kung mag-guest ka doon, dali, ikaw sa akin mo si Edu, parang ganyan. Parang ako naman, Diyos ko, ba't ko kakausapin yun? Yung mga artista naman yun, hindi naman ako artista. So yun na nga, nung nag-guest ako doon, nakakupita ako. Meron akong kupita sa ulo, may tubig, tapos may barya. Tapos si Edu, parang natutulan. Sino ba to? Sino ba itong babae na to? Parang luka-luka. Meron ganun. Tapos, ayun, sinabi ko sa kanya, sabi ko, Edu, parang how are you? Parang, anong pang nararamdaman mo? In English ha, pero parang nakalimutan ko na. Parang, anong nararamdaman mo na ngayon ay kaharap mo na ako? Parang siguro sabi ni Edu, sino ka ba? Sino ka ba? Ano ngayon kung kaharap kita? Unang-una, hindi naman kita kilala. Ano ka ba? Ba't ka ba nandito? Walang introduction nyo lang. Masabi na upo ka na lang doon. Wala. Hindi niya ako kilala kung sino ko. At saka kung bakit ako nandun. Tao ng tawa si na Dennis kasi parang feeling nila, parang na-play in time nila si Edu na eto nandun ako tapos hindi naman nila ako kilala. Nag-guess ako doon sa show nila. Eh, kamusta naman ang feedback? Ayun, maganda, mo. Maganda. Nag-click. Nag-click kasi may babaeng luka-luka na may kupita sa ulo na may tubig at may barya. Uh-oh. Kasi hindi ako makagalaw kasi pag yun naman matatapon yung tubig. So naging regular ka sa show na yun? Hindi, parang nagkasunod-sunod na yung guesting ko sa ABS and sa ibang mga channel. My biggest break, of course, is aside from my concerts, yung mga concerts ko na Abuse Me, Seduct Me, yung... Parang stand-up yan na may kantahan, gano'n. Concert talaga. Comedy. Oo, kasi nung mga panahon na yon, ang mga, syempre hanggang ngayon, sila pa rin yung mga sikat, Concert King, Martin Rivera, Pops Fernandez, Sasha Padilla, mga gano'n ng ano. Tapos ngayon, eh si Boy Abunda ang manager ko. Sabi niya, mag-concert ka. Ha? Saan kang magko-concert? Sa malaking venue. Mag-concert ka sa folk arts. Ha? Huh? Ang gusto sa folk arts? Basta, mag-concert ka. Ganon ang gusto niya mangyari. Kunyari, maging big-time concert artist ako. At saka hello. Unang-una, hindi naman ako marunong kumanta. Malakas lang ang loob ko. Luka-luka lang ako talaga. At saka ma-costume ako. Ganun lang yung panlaban ko. Wala akong lyrics kumanta. Pero yun, napupuno ko yung folk arts. Folk arts, tapos Araneta. Napuno mo yung Araneta? Oo, yung mga panahon na yun. Oo. Tapos anong show yung naging ano, patok na ano bang kinasok mo? Marami na ako naging show. Pero ang talagang magandang tanghalibayan sa GMA, lunch date. Lahat ng noontime show na pasok ko na. Itbulaga? Ay hindi, guesting ako sa Itbulaga. Tsaka parang maiksing naging co-host ako. Kasi nandun si Ruby eh. Nauna siya sa akin ng konting-konting months. Si Ruby nasa US na, di ba? Oo, pero siya ang mainstay ng Itbulaga. Kaya hindi ako nakapenetrate sa Itbulaga. Si Vice ba nakikita mo na noon nung nagko-comedy ka? Hindi. Wala hindi. Pa? Pero nakita ko yung ibang video na, si Vice pala yung kasama ko doon. Yung mga guesting lang namin. Hindi pa siya sikat noong time na yun. Oo, hindi pa siya ganun kasikat noong time. Tapos you went into movies na, no? Yun. Then, nilaunch ako as Tanging Ina, which is experimental. Experimental ang Tanging Ina? Yes, experimental. Kanina concept yun? Halo-halo sila. Kay Ma'am Charo, kay Tita Malu,
kay FMG, yung ano yun, eksperimento ng mga storya. Kay Direk Wen, marami sa writer, kay Miss Mel Del Rosario. Kumbaga, maraming utak yun. So, kasi diba nung araw, wala namang bidang babae talaga na nilo-launch. Lahat ng nagpipelikula, puro lalaki na komedyante. Tito Dolphy, si Chiquito, di ba gano'n? Ang nagbibida nun ng mga babae, pito, pero isa wala. Yung pitong atsay, sina Chichay, sina Mengay, gano'n, yung araw. Wala na yung mas modern, kumbaga? Oo, wala. Ang lalaki lang ang nagbibida. Lalaking komedyante. Sina Vic Soto, sina Bossing, sina Tito Dolphy. So, yun ang naisip ng Star Cinema. Wala tayong bidang babaeng komedyante. Diba? Sa Pilipinas, wala. So, ang ganda ng timing mo. Yes. And we are a matriarchal country. Lahat ng mga pangnanay na pelikula, lahat yun ang kumikita. So, siguro alam nila na ganun. So, i-experiment natin to. Kasi sina Tessie Tomas sa TV sila, diba? Yes, sa TV wala sila. Wala pa sa movies. Stand-up yun eh. Stand-upper sila. Sa ano, wala pa sa movies. Kamusta yung ano, yung unang-unang tanging ina? Yun. Siguro, of course, thank you sa Star Cinema kasi binigyan nila ako ng pagkakataon na mabigyan ng pinagbibidahan. At saka, ano yun, sobrang prayer ako na, Lord, sana po kumita tong ano, parang test of faith din yung tanging ina sa akin eh. Kasi habang nagdadasal ako na ang dasal ko talaga sa Panginoon, Lord, Mama Mary, sana naman po kumita yung pelikula ko, sana naman po wag umulan. Doon sa first day. Sa first day. So, eto na ngayon. Gumising na ako. First day. Wow! Pagkita ka sa ulap. Napakadilim. Oh my gosh. Diyos ko. Signal number 3. Signal number 3? Signal number 3. Nung showing namin. Okay. So, ang nangyari, kung ano ang blessing ni Lord, hindi agad sinabi ng Pag-asa na signal number 3. So, lahat ng mga estudyante, ng mga tao, lumabas ng bahay. Nanood na sine. Hindi muna umuwi. Pumunta sa mall. Yun yung ano blessing. So, thank you, Lord. So, kumita agad ng first day. Yes. Kumbaga, one of the highest grossing film ever. Ever? Thank you. Thank you, Lord. Oh, 80 million yata yung ano noon. Nung araw pa yun. Parang... Parang kumbaga, sa laki ng kinita ng Rewind, kayo yun noon. Ganun. Talagang phenomenal yung success. Phenomenal. At saka kasi, yung bilang ng tao, like, parang isang buwan na siya nagra-run, pero marami pa rin tao sa sinihan. Ganun yung ano impact ng tangi. Paano niyan binago ang buhay mo? Sobrang malaki ang ipinagbago. Siyempre, unang-una, yung hindi ko naman, sa itsura ko ba, sa tingin mo ba, magbibida ako sa pelikula? Di ba, mga bida lang, mga Vilma Santos, Sharon Cuneta, yung mga ganyan, di ba? Comedy, pwede, di ba? Comedy, pero parang, hello. Pero parang yung naging gano'n na nga, modesty aside, parang nakapagbida na ako. Saka you open the door, male to yes, comedians, no? Exactly. Sumunod na sila Uge, yeah, sila Pukwang, yun yung mga sumunod, no? Sumunod na sina. Actually, si ano din, si Rupa May din, nagbida siya. Sunod-sunod na yun. Pero actually, nauna pa nga siya sa akin eh. Di ba sa Buba, ano pa lang niya ako doon, sister. Pero yung sa'yo kasi phenomenal eh, yung success Yun na nga. Napakalaki thank talaga eh. Thank you Lord, thank you Lord. Salamat sa'yo. So, paano nabago yung buhay mo? Yun na nga, syempre, marami ako naging kaibigan, marami ako naging project, tapos marami ako na ipundar, yun. Nagkaroon ako ng Porsche, nagkaroon ako ng Jaguar, yung mga ganon. Nasaan yung mga yun? Wala na. Syempre, wala na siya. At least experience mo, di ba? Lahat sila na-experience ko. Maganda rin, lahat na experience ko. Naka-experience ako baka tira sa Ayala. Yung mga dream ko, nangyari. Ilang tanging ina ang ginawa? Apat. Naka-apat kayo? Apat. At lahat yun successful? Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bakit hindi na yun nasundan? Considering na very successful yung ano na yun. Yung series na Parang napagod na rin si Direk Wen. Tsaka parang
parang gusto nila na siguro habang mataas pa. Mm-hmm. Kasi parang tanging ina. Parang tanging ina to, tanging ina niyon lahat. Ano pa sasabihin mo dun? Diba? Tanging ina niyon lahat. Wala namang ganun, diba? Pero yung pinakahuli, ano rin siya, hit din siya. Kay Bossing. Kasama ko si Bossing. Kasama mo na si Bossing doon. Yes, kasama ko na siya. Kaming Film dalawa. Fest entry. Lahat naman ang tanging ina ko Film Fest, aside doon sa unang-una. Unang-una is Mother's Day. Mm. Tapos lahat puro Film Fest na. Mm. Pero still, the biggest earning movie is the first. Yes. Yung pa rin talaga, ina. No? Oo. So yung kay Bossing, okay pa rin yun? Oo. Kumita rin yun? Oo. Pero yung sa mga Film Fest, either number one ako or number two ako parati. Yes. Tapos, ano yung movie na sinasabi mo na hindi kumita, na ginawa mo? Ano yun? Pag-ilan yun? After ng ano? Ay, matagal. Matagal. Matagal pa. Matagal ano pa yung mga ibang movie? Tsaka hindi ko to movie. Tatlo kami dito. Okay. Lima nga lang yung scene ko dun eh. Ano pang ibang movies na nagawa mo after Tanging Ina? Marami pa. Puro hits lahat siya. Volta. Oo. Tapos, masyado marami pa. Nakumita karamihan. Oo. Kaya nga, ano, sinasabi nga ni Roxy na parang, huy, ikaw na ngayon ang 1 billion star, ganyan-ganyan. Kung sabihin yung mga ganun, nakaka-pressure naman yung mga ganun. Mamaya hindi kumita, tapos mamaya magagalit kayo sa akin. Diba? Ganun naman talaga yun, diba? Mamaya hindi na ako importante sa inyo. Pero yung tinutukoy natin na ano, na flop na movie, once lang yun nangyari? Ano pa ba? Sa experience mo? Meron pa rin. Kaya meron lang rin. Kasi hindi ko naman solo yung iba doon, mga guesting-guesting lang. Kasi nagkataon na yung panahon na yun kasi, na yun na nga lumabas yun na may boyfriend ako na bata. So, binasya ko ng sambayanan. Na ako naman, pero wala pa masyadong social media noon, di ba? Yun yung kaputukan. Kumbaga, yun yung nagsisimula na. Oo. Ang bashing-bashing. Yung bashing-bashing. Grabe, durug na durug ako doon. Parang feeling ko, sabi ko, Lord, ano ba nangyari? Nag-boyfriend lang ako. Parang pumatay naman ako ng tao. Ganun yung bash, ha? Parang apektado. Ka na, ganun. Parang apektado lahat. Parang, teka muna, ano ba ginawa ko sa inyo? Kinagagalit sa akin. Ano yung pinakagrabing bash? Parang pokpo ka, puta ka, yun ganun. Hindi ka mabubuhay na walang lalaki. Ha? Talaga ba? Diyos ko, ikagagaling ko lang kasi nandun sa... Ang nangyari kasi yung second marriage ko na pumutok din kasi nakapaghiwalay ako dahil yun nga, yung parang battered wife ako. And then after 1 year, parang nag-boyfriend ako ulit. Ito na yan, si Gerald? Oo, si Gerald. Uh-oh. Na parang sa kanila, parang wala kang kadaladala. Uh-oh. Tsaka alam ko na rin yun. Uh-oh. Yung mga kalaban ko sa ano, alam ko na rin yun na ano, may demolition part na rin yun. Uh-huh. Hindi lang yan about sa akin ng ano, may demolition part din. Sino? Sino nagde-demolish yun? Basta secret. Alam ko na yun. Basta meron ka mga kaaway. Mm-mm. Alam ko na yun. Kasi parang sobre. Parang alam mo yung sobra na parang hindi na totoo. Na parang hindi matapos. Diba? Ang bashing. 1 or 2 days, ganun. 3, okay na. Ito isang buwan na, hindi ba rin tapos? Parang anong nangyayari? Anong meron? Bakit? So feeling mo merong mamanipulate doon para magtuloy-tuloy yun. And now, napanood ko yung vlog mo, yung post mo na meron kang binubuhos na sentimento about a tanging ina reunion. And good afternoon sa from San Francisco. Hello naman, kamusta naman kayo dyan? Mga ayans na yan at saka sa ating mga kachaps. Naku, eto na nga. Meron akong chika sa inyo. Isa daw sa Star Cinema, gustong ipa-down yung news regarding dun sa Star Cinema na tanging ina, chuchu na na-interview ako. Kasi nga, di ba, nagka-press con kami because of yung MC aesthetic na ako yung COO dito sa San Francisco. Na ako, ang dating sa akin, parang na-off ako, tsaka parang nagtataka ako. And parang naluloka ako, bakit parang may pa-down na ang datingan na ganun. Ako naman, dream kong gawin yung Tanging Ina, The Reunion. Kasi bakit ko ba naisip yon? Dahil parang minsan sa TikTok, nakita ko si Cyril na dalagang-dalaga na yung bata. So parang, ay, nakakatuwa naman. And of course, si Jiro, diba? Gusto ko na magkaroon siya ulit ng movie.
bakit kailangan nyo i-down yung news? Una, masama mang magtanong kay Roxy. E, totoo naman nagtanong ako. Ang tanong ko, magkano ba yung ganon para in case? Tapos, sino ang pwedeng maging director in case? Anong masama dun? Or, baka ayaw nyo nang, in-assume ko lang naman to, na baka ayaw nyo ma-associate sa akin? Bakit? Pinagkakitaan nyo naman ako dati sa Star Cinema, diba? O, masama ba yun? Yes. Ano bang kwento nito? Bakit mo ginawa yun? Hindi, kasi nag-usap kami ni Roxy. Siguro yun nga yung mali ko. Mm-hmm. Si Rox, kasi eto muna. Ah. Meron akong producer sa Ohio. Yung producer ko na yun sa concert, gusto niya, ang dream niya sa buhay niya, makapag-produce siya ng movie. Mm-hmm. So, kinausap niya ako. Sabi niya, Miss A, mag-produce tayo ng movie. Sabi ko naman, ay ako, ang dream ko naman, maging magka-tanging ina the reunion. Para yung mga anak ko. Mm-hmm. And kasi nakita ko rin si, si Cyril. Mm-hmm. Si Cyril, apo ko yun eh. Yes, nakita ko sa TikTok, napakadalaga na. Oo, galing umarte nun. Super dalagang dalaga na. So parang natuwa naman ako na, tapos si Jiro, nung in-interview mo, sabi ko, aba, iba na siya. Nagsasalita na siya. Totoo, nagsasalita na siya. Kasi nung nasa akin siya, parating tulala. So nung napanood ko siya sa'yo, sabi ko, ay, parang naka-recover na si Jiro. Mm-hmm. So sabi ko, ay, pwede na to sigurong gumawa ng movie. Mm-hmm. Okay. So yun yung nasa isip ko. Then, tinext ko si Roxy. Kinongrats ko siya. Si Roxy is from Star Cinema. From Star Cinema. Okay. But now, hindi ko alam kung taga Star Cinema pa siya. Tapos, ang alam ko, ang head ngayon ay si Chris Gasman. Pero kasi, ang close ko doon is si Roxy. So, sa kanya maluwag yung loob ko na magtanong. Kung, kunyari, gawin ba natin yung reunion ng tanging ina? Okay pa ba sa tingin mo? Or luma na? Or gawa tayo ng bago? Ano yung opinion niya? Kaya nasabi ko na nakipag-usap ako sa Star Cinema. Tapos ngayon, may nag-text sa akin na gusto nilang ipa-down yung news na nakipag-usap ako, na dine-deny nila na nakipag-usap ako. Kaya nasaktan ako kasi unang-una parang pinapalabas nila. So nagsisinungaling ako na nakipag-usap ako. Nakipag-usap naman talaga ako eh. Kay Roxy nga lang, hindi ko alam kung dapat bakit Chris Gasman ako makipag-usap. Ganun ba yon? Kaya gusto nyo na i-take down yung news tungkol dun sa tanging ina. Sino nagsabi sa'yo na dapat i-take down yung news? May nag-text sa akin. May nag-text sa'yo? Oo. Natotoo na ipapakita ko sa'yo, natotoo na gusto nilang i-take down yung news. Na kasi dinedeny nila na nakipag-usap ako, which is nakipag-usap naman talaga ako. Kay Roxy nga lang. Oo. Pwede naman nila akong i-text. Na kung sino man yung gustong i-down yun, i-text mo ko, di ba? Na ay, totoo ba na nakipag-usap ka? Kanino ka nakipag-usap? Tsaka, totoo ba? Totoo ba to? Kasi nasa news lang eh. Hindi sasabihin ko sa kanya, nakipag-usap ako kay Roxy. Masama ba? Hindi ba dapat? Kasi ako, talagang nalilito ako kung ano bang dahilan? Bakit? Yun. So, na-hurt ka? Doon sa nangyari? Oo, na-hurt ako kasi, nga, di ba, yung hugot ko nga na, pagdating sa kanila, yung hugot ko, kumbaga sa sundalo, pag nasaktan ka, kasi di ba, yun nga, kinukwento ko nga sa'yo, na yung hindi na ako ni-renew, tapos nung pinatawag nila ako, na, tapos yung may mga hindi masyadong maganda na, ako nga yung pinagbibintangan nila na luhaan na akong bumababa. Pero parang napaasa ako na i-renew nila ako. So ang nangyari, sabi ko, sige po, tatahimik na lang ako para malesen yung bashing. Sabi ko, kung gusto nyo po, buburahin ko pa yung Instagram ko. Binura ko yung Instagram ko. 380 yun na followers. Followers na wala lahat. Binura ko para ma-appease na lang sila para wag nila ako para tahimik ba, tsaka para i-renew nila ako ulit. Tapos tumawag sila kay Boy, sa office ni Boy na next day na
hindi na lang nila ako nire-renew. Kaya super may hugo talaga ako pagdating na parang 'di ba all good na tayo? All good na tayo na kung ano man 'yung nangyari sa atin na ano, okay na tayo. Bakit ngayon may ganyan na naman? So, kumbaga bumabalik 'yung pain na naramdaman ko noon nung panahon na 'yon, 9 years ago. Ngayon, doon sa post mo na yon, nabasa ko yung mga comments. Marami doon mga negative, no? Of course, may mga kakambi ka. Pero may mga negative na sinasabi na pinagkakitaan mo rin naman ang, ano, ang star cinema. Ganoon ang mga comments nila. Vice versa naman talaga yun eh. Ang hugot ko na pinagkakitaan niyo ako kasi itong maliit na bagay lang na to na diniscuss lang about tanging ina. Ayaw nyo. Yun yung point ko. Kung bakit ko nasabi na, bakit pinagkakitaan nyo naman ako dati ah. Diba? Itong maliit na bagay na to, hindi nyo ba pwedeng ibigay man lang sa akin? Na hindi ba pwedeng ibalita? Eh, syempre, kanino ba ako magtatanong? Hindi naman sa Regal ginawa yun eh. Hindi rin naman sa Viva. Lalo hindi sa Seiko. Eh, diba? Eh, silang may-ari ng franchise nun eh. Kanino ba ako dapat magtanong? Kanino ba ako dapat makipag-usap? Kaya nasakit. Kaya nilabas mo sa public post? Oo, kaya nilabas ko. Kasi parang nasaktan talaga ako na bakit yung kino-question na anong dahilan? Hindi ko talaga din maintindihan ang dahilan. Wala pa nag-reach out sa'yo para kausapin ka? Wala. Alang gano'n. But do you get affected by bashing? Kasi nung first time na binash ka, naapektuhan ka yung matinding bashing. Oo, ngayon hindi. Ngayon wala na. Kasi hindi naman ako, unang-unang hindi naman ako nagbabasa na nga. Pangalawa, yung mga basher naman kasi, iba dun, wala namang mukha eh. Hindi mo naman talaga sila kilala eh. Nagtatago sila eh. Ano nga eh, unfair eh. Kami, alam nyo, kaya nyo kami binabash. Kasi nandito kami. Eh kayo, hindi naman namin kayo kilala talaga eh. So, ba't ka maapekto? Hindi ka naman talaga. Hindi naman nila alam kung ano talaga yung totoo na nangyari. Which is, kahit malaman nila, ngayong kinuwento ko na sa'yo, hindi pa rin, magre-refuse pa rin naman yan. Eh, hindi, ganito ka. Tingin mo, baka naman na magbagong isip, biglang... Hindi, dati, diniscuss ko na yan eh. Pero nakakatawa yung iba, sabi ko, mag-sorry kayo sa akin. Kasi, yung, ewan ko ba, basta tungkol na naman dun sa utang na loob, na umalis ako sa ABS, sabi ko, gusto ko lang i-correct na hindi ako na-renew. Kaya mag-sorry kayo sa akin, mga basher. Yung iba nag-sorry. Nakakatawa rin. Uy, pasensya ka na. Kasi akala namin, iniwan mo yung ano, kamamilya, chuchu-chuchu. Hindi, paano nga? Ay, parang kung ano, maging open sila sa isang tanging ina reunion na nandun ka. Okay lang sa'yo yun? Nasimulan na kasi ng negi. Talaga? Negative na kasi eh. Oo. Oh. Ang ganda pa naman kasi, hindi naman mag-i-exist ng tanging ina, the reunion, kung wala si Ai-Ai doon. Wala yung ina. Dapat nandun ka talaga. Kaya nga. Oh. Eh, kasi parang... Hindi ka open? Kung hindi ko na alam. Mag-usap-usap na lang? Hindi ko na alam ngayon. Kasi pag nasimula na ng negative na ganun, kasi pwede naman na, di ba, mag-usap na, uy, ay, totoo ba to na nakipag-usap ka? Kanino ka pa na nakipag-usap sa amin? Para nalaman din nila, di ba? One text away lang naman, dali-dali, sila pa ba? Scorpio ko eh. Scorpio rin kasi yun eh. Alam ko parang kayo ba, Scorpio kayo? Si Tintina, Scorpio. Ako, Cancer. Ay, magkasundo kayo. Yes, correct. Scorpio kami. Pag ano kami, 1, 2, 3, 4, pag pumutok na, boom, ganun yun. Hindi mo na kami Ma'am Charo, Scorpio yun. Hindi mo na kami mapipigilan. Kahit gusto mo kaming pigilan. Kaya alam na noon na, may ano na naman. Mukhang malabo na ang tanging ina reunion. Siguro. Okay na lang. Iba na lang siguro. Meron ka bang nasa concept na nasa isip mo na gusto mong gawin? Wala pa sang... Tangina nyo, pwede ba? yun na lang kaya, para makabawi man lang ako. Di ba pwede yun? Pakatingin ko, baka naman pwede yun. Pinatutuwa naman ako, pinanood mo yung ano ha, yung interview ko kay J. Romano. Oo, pinanood ko. Kasi ikaw yung opening noon, yung ginamit ko. Nag-give up ka sa kanya. Kasi nga, sabi mo, nagda-drug siya. Na dinideny niya. Kaya nga. Hindi raw siya nagmamariwana. Hindi nga. Pero hindi. Pero kasi, ang nagsumbong sa akin noon, reliable.
Ah, talaga? Reliable. Pero dinidenay niya eh. Sabi niya nagkamali si, ano, Mama. Ni Mama. Oo. Oo. Hindi ako nagmamariwana. Kasi siguro napagod na rin ako sa kanya kasi ang dami ko na, hindi ko naman isinusumbat yung mga naitulong ko sa kanya, pero kasi may pamilya din ako, may mga anak ako, di ba? Siyempre kung ano yung ibibigay ko sa, Diyos ko, dati nga hindi na nga ako nakapanood ng Madonna eh. Alam mo ba yun? Nag-concert si Madonna dito. Oh. Eh yung ano niya, yung hospitalization, yung sa ano niya, rehab niya, 60,000 yun a month. Oh. Eh, si Madonna, 50,000 yung ano ticket. Oh. Oh, kulang pa ako ng 10. Hindi na lang ako nanood. Kachiro? Kung alam lang ni Jiro yan, ano? Oh, binayad ko na lang sa mo. Ano. Kaya tuwing nakikita ko si Madonna, naalala ko si Jiro. Mananga ka. Nakakainis. Tinan mo, hindi ko tuloy napanood si Madonna. Idol ko pa naman yun. Pero happy ka sa nakita mo sa kanya, no? Ay, oo. Sobrang na. Malayo yung itsura niya noon? Oo, hindi. Tsaka kasi, nung nilabas ko yan sa rehab niyang first, ano yun, naka-third yan eh. 1, 2, 3 yan eh. Una, dalawa, tapos isa yung sa Bataan. So, tatlo. Nung nakausap mo siya, natatandaan niya lahat ng ginagawa namin. Mm-hmm. Samantalang nung lumabas siya, na sinama ko siya dun sa ano, charity, tulali. Nakagal lang. Oh, nak, ano gusto mo ganyan? Nakagal lang. Oh, ma. Pero talaga, alam mo na, ano ko na, ay, grabe, natatandaan niya lahat. Ikaw ang nangyari kay Jiro. Bakit ganun? Samantala nung nandun kami, wala. Parang wala siya. Parang, tulala lang, ganun? Tulali. Parang sumusunod lang siya sa gusto kong mangyari. Pero kinukwento niya sa'yo, doon ako nagtataka. Doon ako nagalingan na, ay. Detalyado. Detalyado. Grabe, sa mga tanong nung panahon na yun. Grabe. Sa'yo ko, ang galing mo naman. Saka nakita mo yung ano yung trabaho niya, di ba? Doon siya nagtatrabaho. Oo. Although wala na siya doon ngayon. Lumabas yata siya eh. Ah, wala na ba? Lumabas. Nasa labas siya ngayon. Mm. Oo. Kaya nga, ay, nag-message nga sa akin. Oo, ano sabi niya sa'yo? Mama, bibenta ko sa'yo yung cellphone. Uy, nagbenta ng trophy yun kay Boss Toyo. Kuyong. Oo, nagbenta siya. Ayun, nag-message siya doon sa... Nag-message sa'yo ngayon. Magbibenta ng cellphone? Sa mga 1 week ago. Oo. Sabi niya, Mama, sa ano eh, sa Facebook ko. Oo. Oh. Mama, sinagot magbebenta ang cellphone. Sinagot mo? Hindi kasi na-freak out ako sa kanya. Ba't ka naman nagbebenta, anak, ng cellphone? Ano ka ba naman? Pero sakali na magkaroon ng project na magkasama uli kayong dalawa. Iyan na nga. Okay sa'yo. Iyan na nga yung dahilan. Isa yan sa dahilan ba't gusto ko ng tangi in the reunion. Mm-hmm. Dahil nga din sa kanya. Para meron siyang kita, meron siyang ano. Di ba? At saka syempre, parang mabuhay ulit ang ano, pelikulang Pilipino. Saka uso mga reunion ngayon eh. Uso, di ba? Home Along the Release the Reunion. Oo. Magkakaroon. Nakita mo naman yung Rewind, di ba? Oo, lakas ng Rewind. Oo. Anong project mo ngayon sa ano, sa GMA? The Clash. Magsisimula na sa August ang taping namin, sa September ang airing noon. And yun pa lang, kasi dati meron akong soap eh. Nag-beg off muna nga ako dahil nga pag ganun-ganun ako. Diba? Nahihirapan ako sa jet lag. Parang hilong-hilo na ako. Parang parati na lang akong tulala sa ano, sa The Clash. Parang pinagtatawa na nila ako kasi tulala akong ganyan. Hindi ako makaisip ng mga sasabihin. Tapos si Pokwang, nabasa mo ba yun? Na ano? Parang gusto niya makatrabaho ka? Ay, oo. Kami ni Nauge. Oo. Oo. O, anong say mo doon? Kung meron sigurong project. Uh-oh. Pero kasi nga, di ba, mahirap na kasing mag-movie ngayon. Unless siguro, ibenta sa Netflix, ganyan. Or MMFF. Yun na nga. Metro Manila Film Fest. So, open ka sa ganun, kung sakali. Open naman. Open naman. Sino mga gusto mo makatrabaho? Aside from sina Pokwang. Si Ate V pa, syempre. Hindi ko pa nakakasama si Ate V sa movie. Ooh. Idol ko yun eh. Oh, naku pa. Kapag napanood niya ito eh, biglang magka-movie kayong alam dalawa. Alam naman niya na gusto niya. Gusto ko niyang mag-movie. Pamalawagan ka. Baka nanonood eh. Ate V, alam mo na, di ba? Bago man lang ako mag-expired. Sana makasama na kita sa movie. Oh, di ba? Malay Ate mo. V. Ito na lang ang title. Ina for All Seasons. Ayan, pwede. Di ba? Walang tanging doon, ha? Oo, walang tanging. O ina kaya, tangi ka ina. Medyo malapit doon, ha? Parang masyadong close.
Masyadong close yun. Bilang isang ina, ito pag-usapan natin ha, bilang isang tanging ina, kamusta ang pagiging ina mo sa mga anak mo? Tinanong ko naman sila, sabi ko, anak, kasi minsan, kasi si Andre nga, dahil yung adopted ko, 12 years old, pero hindi ko siya masyadong natutukan nga. Kasi na bukod sa pagganong-ganon ako sa Amerika, busy ako sa trabaho ko. Mm-hmm. Ano, sabi ko, mabuting ina ba ako kay Andre? Sabi niya, oo naman mami, kasi na-provide mo naman sila. Mm-hmm. So, sabi naman ng mga anak ko, mabuting ina naman ako at saka pasado naman ako sa kanila. So, kasi ako feeling ko, nagawa ko naman yung best ko. Pero syempre, kailangan ko silang tanungin kasi sila naman ang nakaramdam kung ano yung binigay kong kalinga sa kanila. Sila ba yung maituturing mong biggest achievement mo? Yung mga yes. Anak mo? Being a mother. Being yun a talaga mother. Ang biggest achievement ko. Maging nanay. Okay. Sino-sino mga anak mo? Sancho. Si Sancho Vito, mm-hmm. Sean Nicolo, Sophia Andrea, Seth Andre. Oo. Bakit ka proud sa mga anak mong ito? Si Sancho kasi mm-hmm. nag-arti-artista din yan, mm-hmm. at saka mabait na bata, masunuring bata. Si Sean Nicolo naman, wala kang problema. Napakabait din, napakagalang. Minsan nga lang late na mga gising sa trabaho, pero lahat naman sila may kanya-kanyang ano, kahinaan. Si Sophia naman, tulong sa mami, babae. Yung parang, mami, ano kailangan mo, mami, ganyan din. Pareho sila ni Sancho, matulungin sa akin. Yung make my life easier. And si Andre, bigay sa akin ni Lord yun eh. Bigay talaga siya sa akin kasi... 3 times ko na tinanggihan yun kasi hindi ako ready na mag-ampon. Mm-hmm. Hindi ako ready. Ino-offer sa'yo yun? Oo, ino-offer sa'yo. Kilala mo magulang? Hindi. Hindi ko kilala. Pero meron akong kilala sa family niya. Pero hindi ko na nababa. Bakit tinatanggihan mo? Hindi pa kasi ako ready. Mm-hmm. Tsaka kasi baka mamaya buhay pa pala yung mami niya or baka mamaya kunin ulit. Alam mo yung ganun. 3 times. Pero... para sa akin talaga si Andre. So, yun. Kaya alam na love ko si Andre. At ngayon nga, kaya ka nandito. Graduation para mag-attend ng graduation. Oo. Graduation niya. Mommy! Talagang bagay na bagay sa'yo yung tanging ina. Kasi natatangi kang ina sa mga anak mo. Hayaan na natin. Biggest, ano, biggest regret mo, ano? Noong, ano, pumatol ako sa may asawa. Bakit? Gano'ng kahirap yun? Ayoko. Hindi maganda maging kabit. Ayoko talaga. Mm-hmm. Hindi maganda yung pakiramdam at saka totoo may karma. At nangyari yun? Nangyari sa akin. Yun ang biggest regret mo? Oo. Na sana inilabang ko na lang na hindi na lang ako pumatol. Pwede naman pala. Kaya naman. Basta samahan lang ng dasal na Lord. Sana maiwalay na ako kay ganito. Kahit mahal ko siya. Chuchu. Kasi alam ko, mali, blah, blah. Kaya mo nasasabi yun kasi natutunan mo because na-experience mo yung pagkakamali. Yes. Pero kung hindi mo na-experience yun, gagawin mo pa rin. Ay, oo. Di ba yun yun eh? Oo. Kaya kasi, nga tayo nagkakamali para matuto tayo, di ba? Correct. Tsaka di ba, masarap ang mali. Di ba? Yeah. Tsaka masarap ang bawal. Di ba, pag leksyon, bawal sa'yo, di ba? Masarap ang leksyon. Lahat ng bawal, masarap. Dito sa bahay mo, nakikita ko na very, ano ka, religious kang tao. Dahil ang dami mong mga imahin. Matagal ka na bang, ano, devotee na mga... Devotee ako ni Mama Mary. Mm-hmm. Kasi nga, di ba, adopted ako ng auntie ko. Mm-hmm. Yung auntie ko, wala siyang asawa. Mm-hmm. Ano siya, old maid. Mm-hmm. Tapos, baby pa lang ako nung kinuha niya ako. So, sa kanya ako lumaki. Eh, mahipit si Madir. Mm-hmm. Sumalangit ito, si Madir. So, pag may problema ako, hindi ko siya makakausap. Kasi natatakot ako. Mm-hmm. Tapos, yung biological mother ko, malayo. Nasa probinsya. So, wala akong nakakausap. Ang kinakausap ko pag may problema ako, si Mama Mary. Mm-hmm. Literal. Best friend mo siya. Ganun. Kaya naging ano ko siya, naging devotee ako sa Baclaran. College pa lang ako. Tsaka yung yaya ko kasi, nung high school ako,
baklaran devoted din siya kay Mama Mary Perpetual. Sinasama niya ako magsimba. Eh noon, hindi pa naman ako masyadong alam na, dapat pala ganito. Siyempre, wala pa naman ako masyadong problema noon. Nung nagdalaga na ako yun, yun na. But during your darkest period sa career mo at sa buhay mong, sa mga love life mo, paano ka inalalayan ni Mama Mary? May kwento ako dyan. Siguro sa paniniwala rin and faith, nagmamanawag din kasi ako eh. So, ayun, Crayola, 48 colors, Mama Mary, sabi ko, parati na lang ako nagsasabi sa iyo ng problema ko. Hindi ka naman sumasagot. Sabi ko, pwede ba? Sagutin mo naman ako para alam ko kung naririnig mo ko, para alam ko, mahal mo ba ako? Tapos, alam mo yung pare sa ano, na hindi ko naman kilala yung pare niyo, malay ko ba naman dun? Nagko-communion ako. Alam mo yung pare, niyakap ako. Sabi sa akin, mahal kita. Ganon? Sabi niya, mahal kita. Sabi niya sa akin. Tapos, Mama Mary. Alam mo galing sa kanya yun? Oo, kasi unang-una, matagal naman ako nagsisimba doon. Wala naman nagsasabi sa akin na, mahal kita. Namumunyo naman ako, wala namang gumaganon. Di ba? Pero nung time na yun, na sinabi ko, Mama Mary, kausapin mo naman ako. Pakita mo, na naririnig mo ako, sabi mo ko, I love you. Mahal mo rin ba ako? Ganyan. Sabi sa akin ng pare, iyakap ako, mahal kita. Pinilabutan ako. Ka, no? Parang, Mama Mary, okay na. Okay. Okay na. Okay na. Pero naramdaman mo yung mga pagbabago in the next couple of days, couple of weeks, gano'n? Alam mo, sa totoo lang, ang Panginoon Diyos, napakabuti at ni Mama Mary, every time na babaksa ako, inaangat nila ako agad. Nung time na yung sa Star, sa ABS, yung magkakasunod yan, namatay nanay ko, nawalan ako ng trabaho, binash ako tungkol kay Gerald, sunod-sunod yan sa buhay ko. Alam mo nangyari, 2015 lahat yan, 2013, 14, 15, 2016, ginawaran ako ng PayPal award. Wow! Asan si Pope mismo nagbigay sa'yo? Hindi, pero may medal ako galing sa Vatican. Anong? PayPal awardee ako. Anong nun? For what? For the contribution ng mga pinagagawa mo sa simbahan, pinagagawa mo kasi active kayo, di ba? Active ako. Tumutulong ka sa church. Super. So parang, sabi ko, Lord, thank you ha. Kasi parang gusto yung sabihin, hindi, yan lang ang tingin niyo sa anak ko, pero mabuting tao yan. Ito yan, no? Tinan mo. Alam mo yung ganun. Parati niya akong, pagbaksak na ako, ibabangon niya ako ulit. Baksak, bangon na naman. Baksak, bangon na ulit. Ganun. So, ganda naman po ito. Favorite ko yan talaga yung kantang Goodness of God. Sige nga, kanta ka nga nun. Ay, hindi ko nga alam. I love you, Lord. Paborito pero hindi alam. Hindi alam yung lyrics. Iiyak tuloy ako ng poor. Iiyak tuloy. Tinitiis ko nga eh. Sabi ko, maghanda tayo ng tissue eh. Sabi, naku, ayan, iiyak na naman siya dyan. Kaya, pinipigil ako talaga. Hindi ako iiyak. I'm strong. O, message mo sa mga fans mo na pinapanood tayo ngayon. Anong gusto mo sabihin sa iyong mga tagahanga? Naku, ang aking mga tagahanga na nandyan pa rin hanggang ngayon. Maraming salamat po sa kaibuturan ng puso ko. Thank you po. Thank you talaga. Sa 35 years ko in show business, salamat po. At nandyan pa rin po kayo para ipagtanggol ako at para manood at bigyan kayo ng pagkakataong mapasaya ko kayo kahit sa anong paraan na kaya ko. Sa mga bashers. Sa mga basher ko, thank you rin kasi kahit pa paano, pag may basher ka, relevant ka pa rin eh. Ayan. So, thank you pa rin. Pero iba sa inyo, pakyo kayo ha. Marami kayong kasalanan sa akin. Dami yung mga sinasabi ha. Wala naman kayo alam ha. Thank you, Ay. Thank you. Thank you for this interview. And good luck sa iyo ha. Thank you. Good luck sa iyo buhay sa Amerika at buhay sa Pilipinas at sa mga projects in the future. I-replay po naman yung kayo mga pakyo kayo.
Hello, Kitty! Charis. Ayan. Tapos gumano ka lang, parang higa-higa ka lang dyan, gagamitin ko MTV. Higa-higa lang, ganyan. Pang MTV, babe. Ayan. Ayan. Hello, Kitty! Ayan. Hello, Kitty! Yeah. Tok, tok! Ayan. Diba, pang MTV. Paluin mo yung ulo natin. Tsaka ito, ayo yan. Yan, may ilaw na. Hello, Kitty! Oo nga, kanina pala walang ilaw. Oo, nakasara. Buti binuksan ko. Kasi... Hello po, ako po si Papo Julius. At ako naman po si Mamu Tintin. Manood po kayo ng aming TV show, ang Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino. Sa Signal TV, 1PH channel, with live streaming sa 1PH Facebook and YouTube pages. At sa Julius and Tintin Show Facebook page, mag-follow and subscribe na rin sa amin at manood. Pati na rin sa Julius and Christine, the YouTube channel. Suportahan po natin ang programa namin na may layuning tumulong sa pamilyang Pilipino. Ito po ang Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen Water Machine. Goldmine Rice. From farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.